Yan yung car ko. Parang ilan tayo. Okay. Hindi ganun kalayo. Kaya swerte mga taga Barangay Lantayan. Kasi have to walk all the way to Robinson Gallery na south. Halfway there now. Camera ko. Kasi pa ako sa inyo eh. Pa ako rin pasok na diba? Okay lang? Tapos ko lang. Okay, so kapagpalit na tayo ng barya. I'm going to try. Try ko. The reason nga pala why I paused this video is pause the recording dahil bawal ang camera kasi sa bangko. SOP yun, kahit saan bangko mo, kahit saan bangko ka dumaan. SOP nyo nyo.
tayo. Para.
that. It's up! Iiwi ka? Sige, iiwi ka muna. Stop ringing! Jesus, naman. Ito, itong version kung bakit ako bumalik dito. You know our family dog, Chan. Parang anak. She's someone really taking care of him. I call myself Yaya to him. Lola, my mom. Here we go.
get back. This is one problem San Pedro City has. Hanggang ngayon, hindi pa kinukuha ang basura namin. See? That's how pathetic is. That's how pathetic this barangay is. I picked up some feeds for my dog. Wala na kasi ito. May ilang maabuto sa kanya lang wala nito. Oh, wala pala. I can't switch. Can you pay attention to 20 and personnel? Come on, your 10 immediately, please. Check out. The mom and sis are already there in the lounge, so. Meron! Okay. Kano lang, sis? Lang, smile, you're on YouTube. I'm on YouTube. Kumbaga another side quest ito. Yan muna ha. Dito na ito sa helmet ko. Eto. I'm going to go to the system. Yung
normal size mo? Ha? Tupiso lang? Pahal pala yung ano, yung dikarning dog food. By 3 pesos. Pero same price yung pellet. Goodbye pa rin. Post muna. Meron. So, we're on a grab ride right now. Going to SSS Muntinlupa. We're still on the SSS quest. Nag-FB live ako kanina in case you missed it. So, if you still follow me on Facebook, baka na nakunod niyo. Ito yung grab driver namin. Kuya! First time ko nakita ganitong sakyan, kuya. Volkswagen Jetta? Ano ba lang ganito Volkswagen? Alam ko lang kasi yung ano eh, Beetle. Yung classic. Ay, kuya, pwede pa turn down yung ano, yung volume kasi yan ang inaano yun. Salamat. Seatbelts on. Wala na. Lagi mo yung radio. Why? Dati ka sa bedroom kayo? Dito lang ako sa radio. Ah, ganyan ba? Basta, kanina pa ako nasa online. Kaya sila kami pumasok. Mamaya mga, siguro mga hapon yan. Dadami na yan. Tsaka ano may Martes? Malakas pa mga Friday, Saturday? Ah, mukhang ano ngayon ha? Mukhang maayos ang mga tabing kalsada ngayon. Dito sa Manila South Road. Kasi bawal na lang kasi ngayon pumarado sa kalsada dito sa San Pedro eh. Pero dun sa Pasita, kung titignan nyo, nako! Marami pa rin. Sinita sila kagabi. Kanina umaga, ayun, meron na naman. Meron na naman sa main road. Nakabuhi sila eh. Ito namang palanggay namin, wala namang ginagawa, mga inutil. May mga pasaway pa rin. Muurong pa. Ito, nakapirwis to. Sirat! Isang tatlo, dalawa. Uy, directive na ni Presidente yan. Bawal na dyan pumarada. Maghanap kayo ng side street. Maghanap muna kayo ng side street. Hindi kaya nga may batas na rin. Huwag nang garahin. Walang kotse. Isa lang garahin. Isa lang kotse. Taking left to 1 MSR Manila South Road. Traffic na dyan. Ito lang. So dito tayo dadaan sa loob ng bahay ng San Francisco. 51 kilometers. Turn right on San Francisco. Thank you.
Bro, luwag dito ngayon ah. Ayun, ano sila na, nakaparada. Itin lupa na ba ito? Hindi! Bayan ng San Pedro! Bayan ng San Pedro pa rito! Ay, magbuti na lang, sinasunod. Hindi, para ma... ano yung traffic flow. Oh, ambalang na pasipag dyan. Uy, bawal yan. Ayan, oh, ambulansya pa. Smile, you're on YouTube. Nakukuha na rin mga plate number nyo. Ambulansya rin, baka na mapaksyento. Eh kung may ano, kung may naman pasyente. Eh kung wala. Pero negative ang
Jetta. Bago model lang ito, kuya, no? Magkano ganito, kuya? O, oh, siyempre, Volkswagen. Pero marami siyang safety features na napapansin. Airbag dito. Airbag dito. Airbag dito. Diyan, diyan, diyan. Steering. Strike na naman ano? Pepsi? Pepsi din. Natulong na hindi nag-strike yan ah. Ayaw. Sa music ayaw niya. Wala na. Okay, so, dito na pupunta tayo kanina due to
file storage units. Gloria Jeans SM Munting Lupa, because we just concluded our concluded the first part of the SSS quest. We just realized that there are too many requirements involved, and my mom has decided to put this on hold. Kasi daming requirements. So she stopped working in 1979 just to take care of me. I was already 7 years old at the time. And advice sa kasi ng grandfather ko na to be a stay at home mom na lang. So, sinubot niya. Ang payo ng lolo. She resigned from Manila Hotel. The last company she worked with was Manila Hotel. So, chinex sa database ng SSS. Ayun nga. The last place she worked was Manila Hotel. That was 1979. Now, the problem is, marami yung requirements na hindi sa kanya. Most especially, 2 things. Dalawang documents. Certificate of separation from the last company, which was Manila Hotel. Okay, that was 1979. And 2, I don't know why. Medical certificate for my special child sister. Okay. My sister wasn't even born yet. Okay, that was 1979. My sister was born in 1981. Okay. Hindi ko alam kung bakit hinihingi ng SSS ang medical certificate at saka yung psychological assessment. Proof na may mild autism siya. Okay. Let me show you. I got the documents. Show you guys the checklist. My mom and sis both went on the bathroom break. There it is. Yeah, this is the checklist. And you see, once that been marked, you know what? So, yung assessment ng doctor ng SSS sa sister ko. Now,
clueless ako as to why the SSS doctor still wants a medical, wants an assessment from a psychologist. In-examine na niya ang sister ko kanina, but they are still requiring a medical, an assessment from a psychologist. What the hell? Okay? Now, kung ako masusunod dito, EA8888 ko yan. Alright? But I will push the idea. Because 8888 has been so effective in taking down, like, red tape, arrogant government employees, and corrupt public officials. Okay? They have been so effective on that. They are very reliable. It's the go-to complaint center of my country. So I'll be consulting 8888, and of course yung godmother ko na suggest kay mami na ilakad yung pension kasi nakita niya sa SSS namin. She's entitled for a pension even though she stopped working in 1979. So see what happens. It's still up to her. It's still up to my mother. So I'm going to, well, we got no choice. Okay, this is just part one of the SSS quest. In part two, I don't know when it's going to happen. I don't know when it's going to happen. So we'll just see. Okay. Oh, by the way, if you got pagalugin ko na. Kung meron kayong alam na government employee na arrogante, na asshole, you know any asshole government employees, you only have four numbers to remember. 8888. I strongly recommend calling that number. Magpaal kayo ng complaint kung sa government employee na yun. Don't be ashamed. Okay? Don't be ashamed to use it. You're a citizen. You're a citizen of this country. You should use that. It's your right, and no, not a privilege. It's your right to complain. Okay? They should be taken down. They should be taken off government service. Dahil nakakasira sa pangalan ng bansa natin.